Recorded na ba? Okay. What's up guys? This is your man JTV again. First, gusto ko muna magpasalamat sa inyo, mga katagumpay, sa pagsuporta sa channel natin, sa ating mga motovlog, at kung ano man ang nangyayari sa Pilipinas, pinupuntahan natin, lalong-lalo na sa pagpunta natin sa mga trahedya tulad nung nangyari sa Taal Volcano. At guys, marami kasi nag-PM sa akin na sinisisi daw ang pillbox dahil hindi daw na-predict yung pagputok ng Taal Volcano. Guys, unang-una, hindi pa pumuputok ang Taal Volcano. Yung initial reaction nung January 12, yun pa lang ang nangyayari. Pero, yung mga ilan-ilan na newscaster or TV network na sinisisi ang pillbox, naawa nga ako sa pillbox, dahil bakit daw hindi nila na-predict yung pag-putok nung Taal Volcano nung January 12. So initial pa lang yon, initial reaction pa lang yun ng vulkan, hindi pa talaga pumuputok ang vulkan. Nililinaw ko mga katagumpay. At maraming fuck kung bakit, dahil may kaibigan ako mga katagumpay sa ibang bansa. Dahil hindi naman tayo talaga, hindi tayo talaga scientist or volcanologist para magsalita ng ganito. Pero ayon sa kanya mga katagumpay, may isang malaking factor, lalong-lalo na sa fund, sa government fund, ay ganun na lang yung kakulungan natin. Hindi ko alam mga katagumpay, kasi sabi niya, hindi niya kinlose yung usap namin regarding dun sa government fund dahil hindi siya nakaka-assure na ganun yung nangyari sa Pilipinas. Pero hindi kasi yun yung main reason niya kung wala siyang patunay. Okay, so ibig sabihin niya, hindi niya kinuklose na walang fund, walang government fund para doon sa gamit na gusto niya sabihin sa akin. Kasi, imagine guys, sabi niya sa akin, yung microprobe pa lang daw, ay isang gamit pa lang nun, ay 3 million na. Okay? So, medyo mabigat kasi yung explanation niya doon sa gamit. Hindi ko naiintindihan, kasi hindi naman tayo volcanologist or scientist. I'm sure na hindi niyo rin maiintindihan. Pero ang pinaka paliwanag niya doon, kung meron daw sana yung pillbox na ganun, ay mas madali daw madedetect yung mga mangyayari. At may iwasan mga katagumpay yung maaaring mangyari or yung mangyayari pa na trahedya regarding sa volcano. Okay, so guys, ano yung ini-explain natin dito? Mga katagumpay, maraming pwedeng mangyari kapag hindi tayo ready, tulad nung nangyari sa Mount Pinatubo, mga katagumpay. Nandiyan na yung pagsabog at maraming naapektuhan, maraming namatay. Yun yung iniiwasan natin. So, kung may government fund tayo na nakalaan daw doon sa gamit na para makaiwas tayo sa pagkakaroon ng ganong trahedya, well, actually, yun kasing ganong nature na nangyayari. Normal yun sa isang vulkan. Ang mangyayari kasi noon, kailangan gamutin na natin yung dapat mangyayari pa para maiwasan yung mga maraming mamatay at maraming maapektuhan. Okay? So kapag na-predict mo na yung pagsabog daw ng isang vulkan, pwedeng maalarma lahat ng Pinoy na ganitong panahon dapat wala na kayo sa lugar na ito dahil pwedeng sumabog na sa gantong oras or sa gantong panahon. Okay? So makakalikas tayo, mas malilis natin yung pwedeng mamatay tsaka yung mga apektuhan. Okay, mas tulad ng nangyari guys nung January 12, 'di ba? Meron pang mga ilan-ilan na vlogger doon sa taas ng vulkan, nakakapag-vlog pa nga siya. So nangyari na agad yung sinasabing trahedya. Okay? So ibig sabihin, maswerte yung mga tao na nakaalis right that time na nangyayari yung initial reaction ng vulkan. What if sumabog na 'yon? Sumabog na yun that time. Pagsabog na talaga. Ibig sabihin, yun na yung pinaka-force na lakas na pagsabog niya. Maaaring guys na wag naman, mamatay na talaga yung mga taong lilikas pa lang that time. Okay? Nag-guess niyo ba ako mga katagumpay? Hindi ako scientist ha, hindi ako volcanologist. Pero yun yung explanation ng kaibigan ko na nasa ibang bansa na nag-aral about dyan. Okay? So guys, mabigat sa kalooban na sinisisi sa
pillbooks na nag-aral din dyan. Pero mas masakit, guys, maintindihan na kaya pala hindi maibigay ng pillbooks yung tamang serbisyo ng kanilang sarili. Alright? Bakit nga naman sila hindi pwedeng makapagbigay nun? Eh, wala silang gamit. Okay, fund or budget yung kauna-unahang sinabi sa akin nung kaibigan ko na sa ibang bansa. Hindi ko na i-mention pero gusto ko magpasalamat sa kanya. At binigyan tayo ng ganung explanation about doon. So guys, maraming pwedeng maapektuhan. Pinakita ng pillbox, sinasabi nila na hanggang ngayon alert level number 4 pa rin yung Bulkan Taal. Bakit? Guys, marami nagsasabi na, marami nagpo-post sa Facebook. Okay na yung behavior ng Taal Volcano. Bakit alert number 4 pa rin siya? Mga katagumpay, ine-explain dito ng pillbox na magkaiba yung nakikita natin outside volcano kaysa yung inside. Okay? Maraming cause. Mga katagumpay, lalo yung tubig na umurong na hindi naman daw normally na nangyayari doon sa lugar at yung ilog na natuyo, hindi normal yon, which is isa daw, sabi nung kaibigan ko, isang sign yon, mga katagumpay, na pwedeng magkaroon ng tsunami. So ibig sabihin, inside ng volcano, magkaiba yung pinapakitang image ng vulkan. Remember, marami na daw earthquake na nangyayari doon sa lugar. So ibig sabihin, active yung nasa ilalim. Which active naman talaga ang Taal Volcano. What I'm trying to say is, at explain is, yung magkaiba yung wala nang usok sa taas at doon sa ilalim. So ibig sabihin, pwedeng anytime nag-iipon lang siya sa baba. Okay, which is nung nangyari nung initial reaction nung una nung January 12. Tama? So guys, huwag daw tayo pakampante na yung nakikita natin na konting usok doon sa bulkan ay okay na. Hindi ganun. Okay? So, ang nahihirapan ng pillbox kasi, guys, ang Taal Volcano ay tinatawag sa mundo na enigma. Okay? So, ibig sabihin, mahirap ma-predict. Okay? Enigma volcano. Ibig sabihin, mahirap siyang ma-predict. Is one of the most difficult, ang sinasabi niya sa akin. One of the most difficult volcano in the world, Taal Volcano. Okay? Mahirap daw ma-predict. Ayun ang sinasabi niya sa akin. So, paano to i-relate dun sa mahirap ma-predict tsaka dun sa government fund? Mahirap ma-predict dun sa government fund to have equipment para magamit dun sa mahirap ma-predict para matulungan ang tao na hindi magkaroon ng malalang trahedya. Okay? Hindi natin masasabi, guys, kasi maraming Batanggenyo, o mention ka na, totoo naman kasi nandun sila, maraming Batanggenyo na kalma na yung kalooban dahil doon sa outside behavior na pinapakita ng Taal Volcano ngayon dahil wala nang masyadong usok. Okay? So, ang ipinapaliwanag ng pillbox, huwag kayong pakapante dahil alert level number 4 pa rin ang Taal Volcano. Nagawa ko ng video na to, mga katagumpay, para may explain sa inyo ng tama yung nangyayari. So, gusto kong sabihin na huwag kayong pakampante. Hanggat maaari, lumikas kayo dun sa lugar, mga katagumpay, huwag muna kayong magstay dun. Naiintindihan ng pillbox yung mga material na bagay na pinapahalagahan ng tao, ng mga Batanggenyo, doon sa lugar. Pero mas mahalaga ang buhay nyo. Or dapat, nito pa lang, nililikas na yung mga hayop, mga gamit na pinapahalagahan nyo before sumabog yung Taal Volcano. So guys, yun lang naman ini-explain nung kaibigan ko na fund siguro yung problema. So siguro kailangan paglaanan ng mahirap government kasi talaga eh. Paglaanan ng government yung gamit kasi nakakapag-gastos naman tayo sa mga ibang bagay. Siguro yun. Okay? Hindi siya sure kung merong gamit ba ang pillbox nung sinasabi niya na pwedeng pandetect or magpredict nung pagsabog ng isang vulkan. Kasi nga, mahal.
paggamit pa lang yung sinabi ko kanina ha. Imagine mga katagawin, paggamit. Kumbaga, bumili ka ng motor, ginamit mo, yung gamit mo pa lang, 3 million na. So, yung pagbili, pagbili pa lang ng equipment na yun, sigurado mas mahal yun. Okay? So, yun lang mga katagumpay at gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa pagsuporta sa channel ko. Hindi ko kayo pipilitin mag-subscribe dahil hindi kailangan yun sa topic na to. Gusto ko lang makatulong sa mga kababayan natin sa Batangas. At nakakatuwa dahil napaabot yung pagtulong natin ng Team Katagumpay doon kahapon, Linggo. Okay? So, yun lang. Ingat tayo lahat mga katagumpay. At palagi nating isipin. Palagi tayong maging okay lang maging okay kapag buhay na yung pinag-uusapan. Okay? Palagi tayong maging stay safe. Palagi. Lagi tayong mangunguna. Lagi tayong magdadasal mga katagumpay. Dahil walang ibang magaling dito sa mundo kundi si Lord lang. Okay? Walang ibang makakatulong sa atin kundi prayer. Alright? So, lagi nating ibigay kay Lord lahat. Lagi nating ibigay kung ano yung dapat sa kanya, ipagkatiwala kay Lord lahat, patawad sa lahat ng mga kasalanan na hindi natin inaasahan, at si Lord na yung bahala. Okay? So, I pray na bukas, makalawa, ay okay na yung kalalagayan ng mga kababayan natin sa Batangas. At sumasaludo po ako at lahat ng Team Katagumpay sa lahat ng bayan, lalong-lalo na ang Pampanga, Bulacan, na tumutulong sa, syempre, Kabuyaw, sa mga evacuees at nagbibigay ng tulong, nagpapaabot ng tulong, at sa mga lahat ng individual Pilipino, mga katagumpay, na nagpaabot ng tulong, hindi na natin mamimension sa isa, pero isa ka sa dahilan kung bakit nakakabangon ang Batangas. Okay? So, hanga rin ako sa mga Batanggenyo na malalakas ang loob, talaga namang thumbs up. Masaya ako dahil lahat kayo ay buo ang loob at walang sinisisi na gobyerno. Dahil first time nangyari to na trahedya na walang sinisisi sa gobyerno. Okay? Dahil tulong-tulong tayo lahat. Sana i-maintain natin itong ganito na nagtutulong-tulong ang mga Pilipino dahil walang ibang makakatulong kundi tayo lang. Okay? So maraming salamat mga katagumpay. Dito ko na tinatapos itong vlog na to. Ayaw ko nang humaba pa. At alam ko na busy ka. Alright, so maraming salamat. This is your man, JTV again. Hingang malalim, sana nakatulong tong video na to. And peace out. Hey! Teka lang pala, kung meron kang idea or meron kang pag-aaral about sa volcanologies, comment mo lang sa baba at hit the like button kung nakatulong ako sa'yo. Comment mo rin sa baba yung opinion mo, mga katagumpay, kung bago ka pa lang sa channel ko, free ka na i-comment sa baba yung nalalaman mo about sa volcano. Okay? Maraming salamat. This is your man, JTB again. Hingang malalim and peace out. Salute, President Duterte. Salamat po.